Good evening, classmate. I'm Gelybell Barredo, and I belong to Cycle. I graduated 2012, and then I work in the Philippines, and then I work in Saudi Arabia. After that, last year, I decided to take my IELTS, and then because I'm planning to work in another country, not in US. But then my IELTS score is only passed in US. So my friend told me, okay, maybe your destiny is US. That's why I start processing my NCLEX. And then I pray to God na saang agency ba ako magpa-process kasi hindi ko talaga alam. I don't have any idea. And then nakita ko yung IPASS sa Facebook, yung processing nila. So I took the opportunity. And then ano naman, smooth talaga siya. All the stuff. Thank you to the IPASS family. Approachable sila. Always available kapag mag-message ka. And then afterwards, na-receive ng New York yung parang process ko December. So after a few months, ma-receive ko na daw yung ATT ko. So I expect I will receive my ATT by July. And then sabi ko, doon na ako mag-start mag-review next this year. So ayun nga. And then I try na mag-study yung self-review. Pero hindi ko kaya kasi nag-work din ako ng NICU. So sabi ko, nahihirapan ako. I have already my Sanders, the book, yung comprehensive Sanders, and click saka yung question and answer. Kompleto na ako noon. Pero ang hirap. So I pray again to God na, Lord, paano ba ako mag-start? So I saw the advertisement ng IPASS, yung installment nila. Sabi ko, uy, may installment, pwede to. So I apply. At ayun, I start, nag-login ako account. Tapos hindi ako nakaka-join ng live. Actually, sa buong review ko, once lang ako nag-join ng live kasi nahihirapan akong matapos yung 4 hours. Parang hindi siya effective sa akin. So isa sa mga technique ko is, humanap ako ng saan ba ako effective na natututo ako. So nakita ko yon as my experience sa recording. Sa lagi lang ako sa recording, hindi ako nakaka-attend ng live. So binabalik-balikan ko yung recording. And then nahirapan ako kasi nag-work nga ako. So I decided na magbigay ng time. Magbigay ako ng time sa NCLEX. So I go home dito sa Philippines. Nag-exit ako April. And then 1 month, nag-enjoy ko muna yung vacation ko. Pero nakikinig-kinig na ako ng mga lecture. Pero hindi pa siya pumapasok talaga. Pero marami ka nang natututunan. And then by June, nag-decided ako na, hindi, kailangan ko na kasing mag-review. Kasi nga, nag-receive ko na yung ATT ko. Tapos, nag-schedule na ako ng August. So sabi ko, kailangan, I have only 2 months na mag-comprehensive review. Tapos available naman lahat sa IPASS. So nirepeat ko lang talaga yung mga recording nila. At tinapos ko yung content, nag-focus ako ng content 1 month sa IPASS recording lang. At I really took yung mga advice ng mga coaches nila, Sir Jay, saka si Ma'am Rosana, na huwag na maraming information. That's really true. Kasi pag maraming information, ang hirap matandaan. Ang hirap niyang ma-understand. Kaya nahirapan ako. Kaya hindi ko na binasa yung Sanders ko. Hindi na ako nagtanong sa iba pang mga... I focus on IPASS because I have faith and I believe na God prepared me for NCLEX and God gave me the IPASS. So I concentrate to IPASS. Yung recording nila, pati yung tinapos ko talaga yon, and then nag-focus ako ng like 3 days, ito lang muna yung topic ko, and then 3 days, this is my topic. Nag-ano ako ng schedule ko. So 1 month na ko, ano ko yung content ko, yung buong tapos question and answer. Tapos nun, tinitake ko yung mga advice na nila Sir Jay, yung SATA nga, diba? Master the SATA through content. So sabi ni Ma'am Rosana, you have to love SATA. So that's why after 1 month, I decided to test myself for question and answer. So IPASS also, in Moodle account, meron silang random question. So I try that random question every day. Nag-start ako ng 100, then nakita ko yung score ko mababa. Kasi hindi ko pa siya gamay paano mag-answer. So praise God talaga, ginaguide ako ni Lord na through question and answer practice every day. Talaga, nagpa-practice ako ng 100, and then I go on rationale talaga. Doon ako nagpo-focus sa rationale, hindi doon sa mababa kong score. And then, mababa pa din yung grade ko. So, that's the time na medyo tumataas yung anxiety ko after 2 weeks ko na nag-question answer. Kasi, parang hindi nag-improve yung score. So, after that, that's why their coaches
I signed to coaches Gino, si Sir Gino yung ano ko, yung naging coach ko that time. Tapos sinabi niya sa akin, if you want, you try your world. And then I try your world, but I only have few weeks left. So I just bought the 1 month subscription, pero walang assessment. So hindi ko ma-assess yung sarili ko. But I tried the 75 morning, 75 evening, so 115 total. So ayun, nakatulong siya ng malaki kasi sa UWorld naman, sa IPASS, they give us the content. Sa UWorld, they give us the opportunity to ano to practice yung content na natutunan natin. And dun ko nakita yung strategy nung paano ba to i-answer ganun. So praise God talaga. And then sa mga coaches, nagpapasalamat talaga ako na nakakatulong kay Ma'am Rosenda. 2 days prior ma-exam ko lang siya na-meet. But binigay sa akin ni Lord 2 days kasi ang taas ng anxiety ko. She guide me throughout kung anong gagawin mo ganun. Kasi wala talaga akong idea. I just pray na God, i-guide mo ako paano gagawin ko sa exam, anong dapat kong preparation. So, sinesend talaga ni Lord yung mga taong kailangan ko. Kaya, classmate, naniniwala ako na God prepare you. That's why you are in IPASS. Kasi inire-ready ka niya, piniprepare ka niya para to pass the NCLEX talaga. Kasi ayun, hindi na ako gumamit ng ano, ng mga Mark Lemek. Hindi ko na binasa yan. Pero sa cycle kasi namin, talagang nagbibigay yung yellow book pa yun, normal book. Hindi ko na binasa kasi sabi ko, ayoko na ma-over ko yung knowledge ko. Kasi I took the, na yung mga recommendation ng mga coach natin na yun nga, you have to concentrate talaga. So, doon nag-concentrate lang ako. And I really recommend the roadmap talaga. Yung roadmap. Kay Ma'am Rosenda ko din yung narinig. Once lang ako narinig ng testimony at yung kanyang kay Ma'am Rosenda. No, sabi niya, ano mo yung roadmap. So, 2 weeks prior my exam, inaral ko talaga yung roadmap. Binalikan ko siya. Although, ka-question ako sa umaga, tapos sa gabi, roadmap lang ako nakakonsentrate. Tapos, binabalikan ko yung ibang mga sinulat ko galing sa IPASS. Binabalikan ko yun. At nakatulong po talaga yun sa akin. So, doon sa 2 weeks ko, na-meet ko nga si Sir Gino. Sabi ko, Sir Gino, I'm not confident to my exam kasi ang baba ng score ko sa UWorld. Ganon sabi niya, yeah, it's a number. Yung parang medyo maniniwala tayo doon, ganon. Pero, you have your 2 weeks pa. Anong gagawin mo sa 2 weeks? So, yun ang nagbigay sa akin ng ano, ng, yeah, anong gagawin ko sa 2 weeks. Tapos yung testimony, Ma'am Rosenda, na yun nga, yung mababa din yung score niya, pero ano, nagpatuloy siya, ganun. Kasi yung 2 weeks na yon prior my exam, gusto ko na talagang mag-reschedule ng exam. Sabi ko, Lord, mag-reschedule ata ako ng exam kasi ang baba nung ano ko. Biglang bumaba na kasi yung score ko. Eh. Parang naabot ko na siya ng 70 plus. Tapos, bumalik ako ng 50, 2 weeks prior my exam. Sabi ko, 1 month na ako nag-Q&A. Bakit ganun? Yung pala, ang taas na ng anxiety ko. Hindi ko na pala natatama yung mga questions ko. Kaya, andyan, kapag tumatas yung anxiety nyo, classmate, ano na, mag-coach na talaga kayo. Kailangan nyo na talaga ng coach ng IPASS para mailabas natin yung ano natin, mga kaba natin. At ayun, yung 2 weeks na yun, talagang nag-concentrate ako. 8 hours, parang lumalampas ako. Sabi kasi ni Sir J, di ba, sacrifice is temporary, but success is permanent. Ako lagi mo nalagay sa isip ko na yes. And then, yung strategies, binasa ko yung roadmap strategies. And totoo, kasi ako, ang hirap talaga nung exam ko. Sinabi ko yung kay Ma'am Rosenda na, Ma'am Rosenda, after, kasi yung akin kasi at 75, nag-shut yung computer. And I never expect it. Kasi I prepared to 145. So, after nung 75, umiyak ako. Ako, Lord, pagsak ba ako? Bakit ganon? Hindi pa katarungan. I want more. Kasi nga, I prepare myself at 145. I never expected na 75 siya. Yung SATA ko, that time is maano lang, konti lang. 19 lang yung SATA ko. Sabi ko, 19 lang yung SATA. Bakit sa iba madami? I want more SATA. Sabi ko, ganyan. Sabi di mo, pag mas parang narinig ko kasi sa ibang test, parang pag maraming SATA, parang sure ka dun. Yung akin, 19 lang yung SATA. Pero, I have a lot of tricky question talaga na. Parang first 5 question na, ha? Ano yung parang napaka-tricky niya. But one thing I learned na, nag-ano sa akin siya na, nag-work siya sa akin, maybe in you also, is you really have to go back to your content. Kasi parang yung question, very tricky. Hindi mo alam paano yung basahin mo 2 times yung question and then basahin mo yung choices. It will lead you to answer.
And then, ano ba talaga? Kasi parang hindi mo talaga siya. Pero go back to your content. Lagi mong isipin na God prepare you for that. That's why you go in IPASS. Kaya ka nag-review, di ba? God prepare you that. At pag nagsasagot ako ng mga, yung akin kasi, hindi SATA yung difficult question ko. Because I really love SATA. Minahal ko ang SATA kasi sabi ni Ma'am Rosana, love SATA. That's why parang gusto ko na mas maraming SATA pero hindi yun yung binigay sa akin. Yung binigay sa akin, yung mga tricky question. Yung parang, talo ba yung answer? Pero sabi nga ni Sir J, diba yung sa mga recorded natin, sa mga classes natin, sabi ni Sir J, kung ito yung choices mo, ito yung pipiliin mo. Binibigyan tayo ng strategy, yun ang lagi kong iniisip niya. Go back to the question. Kung ang gusto ng question yung most, gusto ng question is first, gusto ng question is next, go back on that question, saka ka mag-answer. So yun yung ginamit strategy sa multiple choice. Kasi mas parang doon yung mga hard question ko sa multiple choice, hindi sa SATA. So I'm very grateful sa mga, nagpapasalamat ako sa mga IPASS coaches, lalo kay Sir Jay. Alam mo yung, I love cardio, pero lalo kong minahal ang cardio nung in-explain na ni Sir Jay, lalo yung mga ECG, take note classmates, andun lahat yung sinabi ni Sir Jay na itong gagawin mo, but you have to choose the best one. Kaya talagang you have to listen to mga coach natin kasi yung lumalabas sa bibig nila, it will comes and it will help you to answer the tricky question. So ayun, nagpapasalamat talaga ako. And then sabi, di ba, mag-concentrate ka sa weakness mo. So I really concentrate in weakness like growth and development ng pedya, doon ako mahina, saka yung fundamental, doon na-concentrate ako. Pero, what I learned is you have really to concentrate to all aspect. Kasi, hindi mo alam yung ibibigay pala sa'yo, yung hindi yung na-prepare mo. Pero kapag lahat yun, lahat ng content yun, pinaghandaan mo talaga, it will help you. Kahit tricky siya, kahit hindi mo maintindihan yung question, hindi mo siya nabasa, pero go back always to the content. Go back always. Kasi, I believe yung IPASS, prepare tayo dyan para dyan. Yung mga coach natin, pinaghandaan nila yan para matulungan tayo makapasa. And with the faith in God, ayun, makakapasa tayo. Kaya ayun, ayun lang. Saka more on delegation and prioritization yung question ko kasi. Then, parang nakakatuwa pa Ma'am Rachel kasi I expected 145 kasi nag-usap kami ni Ma'am Rosenda. Sabi niya, ano bang in-expect mo? Ako, in-expect ko, Ma'am, 145. I prepare myself in 145. So, after 6, ang sa akin lang, masyado ko ninamnam yung question kasi sabi ni Sir Gino, one question in a time. Bell, one question in a time. So, 2 hours, nasa 60 items pa lang ako. So sabi ko, wala, 2 hours, nasa 60 items pa lang. So nag-break po talaga ako. Sabi ko, kailangan bilisan ko ng konti kasi bakit nasa 60 items pa ako, 145 pa. So nag-break po ako nung 60 items. So tumayo ko, mga 10 minutes lang, umihi lang ako, tapos uminom, bumalik ako. So I say, okay, I'm ready again. And then after 75, nag-close siya. So hindi ko siya ina-expect. Pero mas maganda yung prepare ka ng 145 para at least hindi ka maano. Ayun po, Ma'am Rachel. Based on what you have mentioned, Ma'am Gelybell, there's no doubt na nakuha mo yung 75 because you have all the necessary like strategies, the right attitude doon sa preparation mo on your NCLEX. And it's really important, guys, na yun nga yung sabi ni Ma'am Jelly na you do not just prepare yourself for 75 questions. It would be better if you are going to prepare yourself for 145. Because kung hindi man siya mag-stop na 75, at least you already have the endurance, no? And then doon sa sinabi ni Ma'am Jelly na on her strategy na if you are left out with certain 2 tricky questions, tama yung suggestion niya. Nabalikan mo ulit yung question, check on the question. Kasi you also have to study the anatomy of that certain question eh. There was actually one discussion that I want to provide to you that's coming from Jamie. She made a PowerPoint presentation of it. Hopefully, we can provide it to you or we can provide it publicly sa lahat now just for everyone's information. That's how, ang discussion doon is how are you going to study yung anatomy ng question ng NCLEX. So, if you are on that point na you're really confused doon sa multiple choice, ano ba talaga yung best options dito? Balikan mo ulit yung question. Okay? Huwag kang mag-rush. Balikan mo ulit. You go back to the question and check again.
doon sa options niya, ano ba talaga yung tinatanong niya. And do not ask the question. Base ka lang doon kung ano yung tinatanong niya. Huwag mong i-over-rationalize ang question. Huwag kang maghanap ng wala doon kung ano yung andon sa question na yon. And then, tama din yung sinabi niya sa SATA talaga. Wala ka talagang panghuhugutan ng other things. If you don't have the right concept talaga, you have not mastered your concept, mahihirapan ka talaga to answer SATA question. So, agree ako dun sa sinabi ni Ma'am Jelly na you really have to master your concept. Yun talaga ang pinaka-importante, guys, because it all boils down to the mastery of your concept. And I'm very glad that even though you were not able to attend the live sessions, Ma'am Jelly, but yet, pinaglaanan talaga ng oras yung mga recorded. So, I'm quite curious, Ma'am Jelly, based sa nasabi mo, na-recorded ka lang, how were you able to manage? Because a lot of our students are actually working outside. And even the 4 hours is already long span of time for them. So, I know that you are busy, you have a hectic schedule. So, how were you able to manage yung oras mo sa pag-aaral ng 4 hours na discussion? What's your tip for your classmates about this matter? Ayun, like what I said po, ma'am, umuwi ako sa Pinas, so naglaan ako ng 1 month para. So every day, naglalagay ako ng 4 hours talaga para doon sa recorded na yun. Para nag-start ako, I train myself na gumising na maaga, mag-start habang, tapos nakakainip kasi yung 4 hours. Kaya kinakat ko siya. Ang ginagawa ko, may break time ako, parang I set myself that I'm in the class, pero nasa recording lang, hindi live. So after, pag nagutom na ako after 2, kaya po tumaba, after 2 hours, kumakain talaga ako. O kaya, doon na mismo ako sa table ko kumakain habang nakikinig ako. Tapos, minsan hindi mo siya masulat, classmate, di ba? Ini-screenshot ko siya. Tapos, pagka-screenshot ko siya, sinusulat ko po siya ulit. Parang, sabi nga ni Sir Jay, nag-rewrite. Nag-rewrite din ako doon sa... Tapos, pinrint ko lahat ng PDF nila. Pinrint ko yung classmate. Tapos, kapag nagre-recording na, pag may time ako, sinusulat ko siya. Pag wala akong time, like kumakain ako. Ini-screenshot ko siya and then babalikan ko siya tapos isusulat ko siya. Nakakatulong siya kasi minsan pag nagre-record hindi siya pumapasok agad. Pero pag inano mo siya, pag sinirewrite mo pala siya, di ba, nag-screenshot mo siya, nirewrite mo siya, doon mo ma-realize, oo nga, ganun pala. Tapos one of the strategy that really helped me para maalala ko siya kasi malilimutin din ako, hindi agad pumapasok sa lahat, is binabalikan ko yung lahat ng mga take notes ko, binalikan ko siya 2 weeks prior my exam. Kasi nakita ko doon, ano pala yung tamang, di ba, yung nag-question and answer ako, tapos may mga mali ako, kasi mali ko, tapos doon ko nakita na, sinabi pala ni ma'am yun, hindi ko naisip. Andito pala yung sa notes ko, pati ko na ano. Parang kasi hindi mo lahat, maaano mo siya in one recording, hindi lahat masasakop mo, kaya balikan mo siya, parang repeat, i-repeat mo siya, maganda yung ganun, kasi after mo na malaman na ito pala yun, parang mas siya, automatic siya na matatandaan mo. Kaya nung nagsata ako, natandaan ko siya na ganito. Tapos, dun sa question, kung ano lang yung content parang one of the strategy na natutunan ko is, huwag ka na magdagdag. Kung halimbawa, kung ito lang yung alam na sinabi ng coach na basa mo sa question answer mo din sa U-word, ito lang Tapos ito yung sata ng tinatanong. Minsan may additional sila doon. Huwag mo lang yung piliin yung additional. Piliin mo lang yung ano yung nalaman mo doon sa topic na yun. Yun lang. Tapos I think yun yung I don't know. But parang yun kasi yung nalalearn ko sa SATA ng U-word. Parang huwag mo nang piliin. Kasi pag pinili mo pa yun, ay baka ito kasi nag-rationality ka na. Mali ka na. Parang gano'n. So parang finish ko yung sarili ko na yun. Kung ano lang yung alam ko, yun na lang yung ano ko. Hindi na ako magdadagdag. Ayun. Baka mag-over-rationalize ka, no? Kaya kung magdadagdag, over-rationalize ka. Hindi. Doon lang sa exam, yung mga tricky multiple choice ko, hindi talaga ako nag-over-rationalize. Sabi ko, ito yung hinihingi. Ano ba yung being a safe nurse? Like yung safe nurse na ito yung answer ko. Ganon. Hindi na ako nag-rationalize kasi sabi nga nila ng mga coach, huwag ka na mag-over-rationalize. Kasi baka sabi nga ni Mom Rosenta, huwag ka na mag-over-rationalize kung ano lang yon. Kaya sabi ko, inano ko, tinik ko talaga, hindi na ako, sinabi ko doon nung when I sit down in the computer, sabi ko, I will answer because I know God prepared me for this.
I claim it already. Umupo na ako. I can do this. Can do all things through Christ who strengthened me. Kaya ko to. Kasi pinipare na ako ni Lord dito. So this is the battle. This is the time. Ganun. Parang you have to set your spirit na lang doon. And I, what I like in IPASS is really we will start in praying. Parang we surrender to the Lord na we do our part and God do the rest. Tawa-tawa talaga. Kasi hindi mo naman talaga, sometimes there are uncontrollable things talaga and sometimes hindi mo talaga ma-absorb ang lahat ng bagay. But if you are like humble enough to accept na hindi ko naman talaga kaya ang lahat and I surrender it to you, Lord, alam mo naman na binibigay ko yung lahat. Ikaw na talaga yung bahala dito para sa ano. As long as you have already given your best, God will really answer the desires of our hearts. So, kailangan talaga on this journey, we have to walk this journey with the faith kay Lord na kayang-kaya natin to with His help. Kasi there are times na hindi talaga natin makokontrol. And then, we are so happy to know your journey, Ma'am Jel. And it's really no doubt na nakuha mo yung 75 questions because you have prepared really yourself well. So doon sa suggestion ni Ma'am Jel na if ever na ito lang yung oras mo or if you cannot really attend live, then it might be effective sa inyo din. Magagamit nyo din yung strategy na na-share ni Ma'am Jelly sa inyo na if you can just have some time na you have 4 hours, you just cut the videos kung ano lang yung kakayanin. And what I can commend about Ma'am Jel is andun talaga yung buong puso niya, no? Andun yung lahat ng dedication niya para dito. And makikita mo that her heart is really into it. So andun yung commitment, andun yung dedication, andun yung paniniwala na kayang-kaya niya. So dapat i-condition natin yung ano natin. And doon sa sinabi ni Ma'am Jel na like 2 weeks before your examination, it's really normal, guys, na you have so much anxiety in yourself that sometimes you cannot even control. My God, am I still normal? My heart is beating so fast. Siguro nag-i-AFib na nagtatakin. It's really normal. You have to understand that it's really part of this journey. It's just normal. It's just part of taking the NCLEX. Huwag lang sanang ma-overwhelm doon sa society natin. That's why your coaches, Ma'am Rosenda, Geno, Mr. Geno, Ma'am Vanessa, Ma'am Jamie. Call them. Yes. Communicate. And very approachable sila. Always available. Reach out to them, guys. Kasi there are times na hindi natin kaya. But then there's when there's someone who can really understand our situation, mas napapagaan nila yung loob natin. Kasi they have also undergone this kind of challenges sa buhay nila, sa journey nila. So thank you very much, Ma'am Jel, dito sa mga strategies, sa tips mo. And we are really, really very happy dahil nakuha natin yung goal natin. And sa mga classmates, sa mga students natin who are with us today, it's very fulfilling. Mafe-feel nyo din yung feeling ni Ma'am Jel. Oo, maiyak ka. Maiiyak ka sa tuwa. At mapapatalon ka kung makikita mo na ang word na pass dahil sobrang pinaghirapan mo to. Okay? Sobrang pinaghirapan mo to. Binigay mo lahat-lahat para lang makuha ang NCLEX na to. You will also feel that way, guys. So let's be excited about it. And let's just really put all our hearts and all our efforts into this. It's just really about your efforts, prayers, right preparation. Ayan, yung tamang timpla para makuha itong NCLEX natin. Ma'am Rosenda, would you like to say anything kay Ma'am Jel? Hi, Ma'am. Hello, Ma'am Jel. Congrats. Thank you. Thank you to you. Thank you. Kay Ma'am Jel po, ano, I remember nung nag-usap kami kasi parang siyempre, bago pa lang din po ako sa ano sa IPASS. So, nung time na nakausap ko siya, parang si Ma'am Jel ang pangalawa kong nakausap. So, parang medyo nangangapa din pa ako ng mga sasabihin ko. Pero, grabe. Yung emotions ni Ma'am talaga doon, parang umaapaw eh, nung time nang nakausap ko siya. Yung, kumbaga, parang pati ikaw madadala doon sa emotion niya na, Ma'am, grabe talaga ang taas ng anxiety. Kung kinakabahan talaga ako kung paano. Parang feeling niya nga, ano, sabi niya nga sa akin, parang feeling ko, Ma'am, kahit anong
yung binabasa ko, inuulit kong binabasa, pero parang di na siya pumapasok, sabi niya. So, ayun naman, thankful naman ako kasi nag-workout naman yung mga tips namin before her exam. Nag-reach out kasi si ma'am agad na nag-send ako ng email. So, I'm so happy dun sa mga students na nagre-reach out. Kasi we are here para ano, to support you talaga all throughout your exam na hindi kayo nag-iisa. Para ma-feel nyo na we're always there. Kahit wala man yung presence namin doon, pero you are being guided. Tsaka with our prayers through the Holy Spirit, talaga na nandun lang kami sa inyo. So, huwag kayong masyadong kaban. Kasi yun nga sabi ko kay Ma'am Jel, yung kaban nandyan na yan eh, normal na yan. So, what we're gonna do is to overcome that kaba. Para at least hindi niya tayo ma-distract throughout our exam. So, yun nga. Tapos yung mga tips din. Kasi sobrang thankful din ako kasi grabe, napaka-adaptive ni ma'am sa pagdating sa mga tips. Talagang, kumbaga, dumating siya sa point na talagang kung ano man yung binigay sa kanya na mga tips, eh talagang tina-try out niya kung mag-a-apply ba yun sa kanya. So, nung nakausap ko din si ma'am post-exam, grabe. Ah, kasi, bali after nung pag-uusap namin 2 days before her exam. So, still keep in touch. So, in-update ako ni ma'am sa mga whereabouts niya hanggang sa nung nandun na siya sa testing center bago mag-start and after. So, I'm so happy talaga. Tapos, yun nga, nung after niya mag-exam, ay, dun ako mas naloka kasi mas dun ang grabe yung anxiety niya. Tapos, sabi ko nga eh, we will be ano talaga, positive talaga. Sabi ko, huwag siyang, parang kumbaga, i-let lang natin lahat ng worries natin kay Lord. Kasi you know that you did your best. So, ganun din talaga yung sinabi ko sa sarili ko kasi noong time na yun. Kasi parang feeling ko, kasi ako nga inabot ako ng 145, sabi ko sa kanya. Pero feeling ko din talaga defeated ako. Pero umiyak lang ako for 1 hour. Tapos nagsimba ako, talagang doon ko talaga nilabas lahat. Kasi sabi ko, by the time na lumabas ako dito ng simbahan, I will make sure na yung feeling ko na yun ay mawawala at ibibigay si Lord na lang talaga ang bahala ako. Then after that one, oh, so same thing, parang sabi ko kay ma'am, no, relax, parang mag-ano ka, ilabas mo yan, normal lang naman yung feeling na parang feeling mo baka hindi ka papasa. Then after that, claim it. Pagka naiiyak mo na at nakapag-pray ka na kay Lord, i-claim mo na talaga na papasa ka. And yun nga, kumbaga parang nakakuha kami ng good pop-up, alam mo na, nakakuha kami ng good pop-up ni ma'am ano, tapos doon siya talaga nabuhayan ng loob. Then all the way hanggang sa makuha namin yung pass na result. Sobrang happy ako kay ma'am, congratulations, sobrang proud ako sa'yo ma'am. Tsaka grabe din talaga yung effort na binigay mo ma'am sa pagdating pagre-review. Talagang dedication, hard work lang talaga pagdating pagre-review at pag-ano. Tsaka lagi ko nga sinasabi, if it's meant for you, it will be given to you. So God has a perfect plan for everyone. At kung yun yung right day and right time for you to pass the NCLEX, ibibigay talaga yan sa'yo ni Lord. So, congratulations, Ma'am Gelybell. Thank you talaga. Thank you, Ma'am Shell. Last word, Ma'am. Saka thank you, Sir Lee, sa roadmap. Talagang, ang laking tulong ng roadmap talaga. 2 weeks before ma-exam, kinareer ko ang roadmap. Talaga, ang laking tulong classmate ng roadmap. And thank you, Sir Jay. Talagang, kinomprise talaga niya yung lahat. Kaya, salamat. Gamit niyo talaga yung roadmap, mga classmate. So, prior to your exam, i-career mo talaga siya. One by one, talaga, words by words, lahat ng content doon, naka-short talaga siya. Ayun lang. Thank you ulit po.